Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manawag. Dilala ang imahe ng Mahal na Birhen sa bansa noong 17th siglo ni Padre Juan de San Jacinto mula sa Espanya. Ayon sa mga tala, noong taong 1010, isang lalaki ang nakarinig ng boses ng babae habang siya ay naglalakad pauwi. Tumingin sa paligid ang nasabing lalaki at nagulat nang makita niya ang isang napakagandang babae na may dalang rosaryo. Sa kanyang kanang kamay at tangan ang batang Jesus sa kanyang kaliwang kamay. Nakatayo ang babae sa isang ulap sa ibabaw ng isang puno. Agad na nagpatayo ng simbahan sa lugar ng aparisyon. Mula dito, isang bayan ang itinatag at tinawag na Manawag mula sa salitang tawag na siyang ginawa ng Mahal na Ina nang ito ay magpakita. Ang Birhen ng Manawag ay ginawaran ng koronasyong kanonikal noong 21 ng Abril taong 1926. Mahal na Birhen ng Banal na Rosaryo ng Manawag, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila. Noong taong 1593, ang bagong Espanyol na Gobernador General, Don Luis Perez das Marinas, ay nagpagawa ng isang imahen ng Birhen ng Santo Rosario para sa pampublikong pagsamba sa alaala ng kanyang kamakailang pumanaw na ama. Sa ilalim ng direksyon ng Kapitan Hernando de los Rios Coronel, ang iskultura ay ginawa sa pamamagitan ng isang hindi nakikilanang Chinong imigrante na sa paglaon ay naging isang Kristiyano. Ang imahen ay kalaunan na ibinigay sa mga paring Dominico at inilukluk ito sa simbahan ng Santo Domingo sa Intramuros. At kalaunan ito ay inilipat sa lungsod ng Quezon matapos masira ng giyera noong 2nd digmaang pandaigdig. Ang Birhen ng La Naval de Manila ay ginawaran ng koronasyong kanonikal noong 5 ng Oktubre taong 1907. Mahal na Birhen ng Banal na Rosario, La Naval de Manila, ipanalangin mo kami. La Virgen del Amor. Tunay na si Maria ay huwaran sa pag-ibig. Buong panahon ang inuukol niya sa pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa. Ang debosyon ng imus sa Virgen del Amor ay nagsimula noong panahon ng mga Kastila. Ang Mahal na Birhen ng Pag-ibig ang siyang inaalayan ng Bulaklak tuwing buwan ng Mayo sa pagdiriwang ng kapistahan ng Flores de Mayo. Si Maria, sa titulong Birhen del Amor, ang nilalapitan ng mga dalaga ng bayan ng Imus. Mahal na Birhen ng Pag-ibig, ipanalangin mo kami. Ang mga dogma ng Mahal na Birhen. Maria, Madre de Dios. Ipinagtibay taong 41 sa Konsilyo ng Efeso
ang dogma na tumutukoy sa mahal na Birhen bilang ina ng Diyos. Si Maria ay binigyan ng pagkilala bilang ina ng Diyos sapagkat kanyang ipinaglihi si Jesus, na Diyos na totoo at taong totoo. Maria, Madre de Dios, ipanalangin mo kami. Maria, siyempre, Virgen y Esposa del Espíritu Santo. Ang doktrina ng wagas na pagkabirhen ni Maria ay nagpapatunay ng kanyang totoong pagkawalang malay sa kahalayan sa kabila ng kanyang pagluwal kay Jesus na anak ng Diyos na nagkatawang tao, na ang paglilihi at kapanganakan ay isang milagro. Mahal na Birhen, Esposa ng Espiritu Santo, ipanalangin mo kami. La Asunción de la Virgen Santísima. Ang paniniwala na ang mahal na Birhen ay maluwalhating inakyat sa langit pagkatapos niyang mamatay ay binanggit sa mga tala noon pa lamang ikalima at ika-anim na siglo. Ngunit noong ika-isa ng Nobyembre, taong 1950, ito ay ipinuklama ng inang simbahan bilang isang dogma ni Papa Pio XII. Sinabi ng Santo Papa na si Maria ang kalinis-linisang ina ng Diyos. Matapos ang kanyang buhay dito sa lupa ay iniakyat katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian ng langit. Mahal na Birhen inakyat sa langit, ipanalangin mo kami. Salubungin ang bunyi at mapagkandiling patrona ng Diocese ng Imus, Nuestra Señora del Pilar de Imus Coronada. Matapos matanggap ang Espiritu Santo, ang mga apostoles ay nagtungo sa iba't ibang panig ng daigdig upang ipangaral ang Ebanghelyo. Sinasabi na noong taong 40, ang Apostol Santiago ay napunta sa bansang Espanya nang kalaunan nalugmok ang apostol at siya ay nawalan ng pag-asa dahil hindi naging matagumpay ang kanyang pagmimisyon. Nagpakita sa kanya ang mahal na Birhen na nakatayo sa tuktok ng isang haligi na sumasagisag sa tatagan ng loob. Ang Nuestra Señora del Pilar ay itinakda ni Papa Juan XXIII bilang titular na patrona ng Diocese ng Imus kasabay ng pagbuon ng Diocese ng Imus noong taong 1961. Ika-17 siglo nang dumating ang imahen ng Birhen sa Cavite sa pamamagitan ng isang galyon. Magmula noon at hanggang sa ngayon,
ay ipinapamalas ni Nana Pilar ang kanyang pagkandili sa mga humihingi ng kanyang tulong. Sa pahintulot at kapangyarihan ng Nooy Santo Papa Benito XVI, ay ginawaran ng koronasyong kanonikal ang mahal na Birhen del Pilar de Ilos Nooy ika-3 ng Disyembre taong 2012. Mahal na Birhen del Pilar, aming lakas at kagalakan. Ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora del Pilar de Ilos! Viva! Viva la Virgen! Viva! Kasama po ng Nuestra Señora del Pilar, ang Ministry of Altar Servers ng Ilos Cathedral, ang Commonwealth Band of Ilos City, ang La Trinidad Academy Cadets, at ang servants and handmaids of Our Lady of the Pilar. Ating salubungin ang patrona principal ng Pilipinas, ang festehada La Inmaculada Concepcion Mater Purissima. Itinakdang dogma ng simbahan ang kalinis-linis ang pagkakalihi sa mahal na Birhen noong 8 ng Disyembre taong 1854. Sinabi ni Papa Pio IX na ang kaluluwa't katawan ng Birhen Maria ay walang bahid dulis ng anumang kasalanan kahit na salang orihinal na minana ng lahat ng tao. Ninais ng Diyos na mangyari ito upang ihanda ang mahal na Birhen sa kanyang pagiging ina ng Diyos. Mahal na Birhen, walang bahid kang kasalanan. Ipanalangin mo kami. Viva la Virgen! Viva! Viva la Inmaculada Concepcion! Viva! Viva la Virgen! Viva! Kasama po ng La Inmaculada Concepcion ang mga kadete mula sa La Trinidad Academy at ang Ilos Youth Symphonic Band of Ilos City, Cavite. Inaanyayahan natin ang lahat na samahan ng ating mahal na ina sa kanyang maringal na posisyon bilang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Viva la Inmaculada Concepcion! Viva! Muli, maraming salamat po.